Good evening and welcome back to your crowdsourcing Shopee YouTube channel. Today's video is about how to deposit XRP to Binance cryptocurrency exchange using coins.ph wallet. Yung XRP na matatransfer dito sa Binance, ilalagay natin siya dito sa Binance Earns. Okay, so based sa nakikita ninyo sa screen, nakapag-convert tayo kanina ng 49.9 XRP equal to 2,000 pesos. So pag-click natin yung segment na ito under history, under your transactions dito sa coins.ph wallet, ito yung full details. Converted 2,000 peso to 49.9 XRP. So complete status, conversion rate 1 XRP is equal to 40.08 PHP. Okay, so ang ibig sabihin kaninang 7:23 PM, ang worth ng isang XRP ay 40 pesos. Kaya yung crypto amount niya, 49.9 XRP yung in total. Ito yung date and time. January 7 today and then 7:23 PM. Yung na-convert natin kaninang 7:23 PM, 49.9 lang talaga. Pero the reason why meron pang 54.37 XRP dito is because kapag invest na tayo before ng konting amount ng XRP, may natira pa dito. Kaya nung na-add or nasama tong conversion natin today, naging 54.37. And every time na nagkakaroon kasi ng dip or bumababa yung value ng XRP, kinukuha ko yung opportunity para mag-buy. So like yung nakikita nyo ngayon. Coin market cap website tayo. And kaninang 7:23 PM, so check natin. Dito sa overview chart niya, yung 7:23 kanina, kung nakikita nyo may ano siya, ayan o, 7:19, 7:24, 7:29. Merong 5-minute interval per data point dito sa XRP overview ng CoinMarketCap. So, kukunin natin yung pinakamalapit na 7:24 PM. And at that time, ang halaga ng isang XRP 0.7616. So, 0.7616. Pero kung titignan nyo ngayon, guys, mas bumaba pa kaninang 9:44 PM yung value ng XRP. So in my case, yung nangyari, bumaba naman kasi talaga yung value ng XRP. Kumbaga naka-discount na ako sa lagay na yun na 40 pesos ang isa. Although kung mas nakapaghintay pa pala tayo, kasi ito yung example ng mga dates. So nasa 7-day chart tayo and yung pinakamababang value pala ni XRP kahapon. Oh, kahapon yung pinakamababa. Biruin mo si 0.7357. Napaka baba niyan. Times 50 natin yan. Ang isang XRP pumatak ng 36 pesos. Kung may 1,000 pesos ka, i-divide mo, meron ka kagad 27 XRP. Yung halagang 2,000 na binili ko kanina, 54. Okay. Kasi 49 lang yung actual eh. Nakuha ko talaga kanina. Na-add na lang kasi yung dati ko pang natirang XRP kaya naging 54. Pero technically, 49.9 XRP lang yung nakuha ko kanina nung nag-convert ako ng XRP. Okay. So, ang reason why pinapakita ko to is for you to have an idea kung paano yung tamang buying opportunity. Sa tuwing magbe-bear market, dapat meron kayong nakaready na investment. Kung decided kayong pumasok into cryptocurrency and you're able to do your own research, it always helps na meron kayong extra money or investment para sa mga times na nagkakaroon ng bearish market or ang ibig sabihin bumababa ang value ng mga cryptocurrency dahil sa Bitcoin dominance. Ibig sabihin, when you say Bitcoin dominance, ang presyo kasi ng Bitcoin ngayon bumaba. So yung mga coins na may percentage correlation kay Bitcoin ay bumababa din at the same time. So ayan, yung value ni Bitcoin bumababa din. Kita nyo yan, no?
Ito yung ano niya, one day. Pero yung 7 days niya, ito. Ayan. From yesterday na 46, ngayon, ang baba niya as low as 41. Di ba? Magtatagal pa yan. Basta below 46 yan. Basta, baka nga mag-40 pa yan eh. Baka lang ah. So, pwedeng-pwede natin kuhanin itong opportunity na to para kung meron tayong mga inaalaga ang crypto, pwedeng-pwede nating gamitin itong opportunity na to para mag-invest or to improve our cryptocurrency portfolio. So, babalikan natin yung coins.ph. So, the moment na meron kayong investment dito sa inyong coins.ph, may option kayo para i-convert yan based sa mga iba't ibang coins na supported ng coins.ph website. So, ang ginawa ko, XRP. Bakit XRP? Kasi sa lahat ng mga payment transactions dito sa coins.ph, ito yung may pinakamurang processing fee. Dahil na-convert na ito into XRP, ang gagawin na natin, itatry natin kung pwede na siyang isend to the Binance cryptocurrency exchange. So, i-deposit ko yung amount ng XRP na yan sa aking Binance cryptocurrency account. And kailangan, kapag gagawin nyo ito, make sure na okay yung internet connection nyo and kailangan nakafocus kayo, walang distractions para maiwasan natin yung errors sa tuwing maglilipat tayo or magsisend or magde-deposit ng amount sa ating Binance cryptocurrency exchange account from the coins.ph website or coins.ph wallet. Okay, from the Binance cryptocurrency exchange account, click nyo lang yung wallet or i-hover nyo lang yung mouse ninyo sa wallet and then click on fiat and spot. Ayan. And then ang gagawin nyo, hanapin nyo lang yung XRP. Ayan. So ang gagawin natin, magde-deposit tayo ng XRP. Tandaan nyo guys, ha, ang action na ginagawa natin dito, magde-deposit tayo ng amount from our coins.ph wallet papunta dito sa Binance. Kaya ang gagamitin nating action required ay deposit. Ngayon, kapag ka dito ka sa coins.ph, ang gagamitin mo send. Kasi ililipat mo nga yung pera mo dito sa Binance and then si Binance ay sasalok ng pera kaya deposit. Tatanggap siya ng pera. Okay? So, click na natin yung deposit. Ayan. So, pag click natin yung deposit button dito sa Binance, syempre, automatically nakaselect na yung Ripple XRP. Dito sa network, ang pipiliin natin, XRP Ripple. And then, meron ditong prompt na both address and memo are required. So, i-click lang natin yung OK. And sabi dito, kailangan natin i-enter yung both tag and address data which are required to deposit XRP to your Binance account successfully. Ang mangyayari dito, merong XRP wallet address na lalabas. So, yun yung ipipaste natin dito sa coins.ph wallet mamaya. And then, at the same time, meron din siyang memo or code na kailangan din nating i-enter dito sa coins.ph wallet. So, ipapakita ko yan sa inyo as we go along. Ginagawa ko to real time and the recording of this video January 7, 11:37 p.m. na ngayon. Okay, so i-click ko na yung okay para mag-appear yung details. To set your expectation, if you're watching this video, ang gagawin ko dito is i-edit ko rin yung mga parts na merong mga sensitive information like yung wallet address, yung mga amount ng cryptocurrency for security and privacy reasons na. Pero kahit ganun, mapapanood mo pa rin tong video na to ng maayos and masusundan mo pa naman step by step kung paano ginagawa itong process na to para kapag ikaw na mismo yung gagawa, kayang-kaya mo na siyang gawin on your own by simply following this video tutorial. So, click na natin yung OK.
Ang una kong gagawin, nag-appear na yan, so steady lang yan muna dyan. Ang gagawin na natin, balik tayo sa coins.ph wallet and then click on send. Okay. Ang nakalagay dito, send money. Ang gagawin mo lang naman dyan, magsisend tayo ng XRP sa Binance. So, ang amount na i-enter mo, hindi peso, hindi yung dineposit mong amount originally, kundi XRP amount. So, ang ilalagay ko dito, kunin mo lang to. Ang kinukuha ko lang dyan yung first two decimal point. Ayan. So, ang sabi dito, automatically, may conversion ng ilalagay dito once you input your XRP amount. And then yung sa 2, ilalagay mo dito ang XRP address. Okay. So kung babalik ka sa Binance, ito yung XRP wallet na tinatawag. And then para makuha mo yon, click mo lang to. Itong option to click to copy. Ayan, copied. Balik ka sa coins.ph. Ipipaste natin yan. Meron lang magpa-prompt na reminders dito and kailangan mong i-ensure na lahat ng mga ini-input mong details ay tama. Yun lang yung ibig niyan sabihin. Pero wala ka naman masyadong action na dapat gawin dyan. Ngayon nakalagay dito, destination tag, babalik ka sa Binance, kunin mo tong memo, meron din siyang click to copy. Okay, so ito yung tinatawag ni coins.ph na destination tag. Ayan, yung destination tag ni coins.ph wallet, yun ang ibig sabihin dito sa memo ni ano ni Binance. Parehas lang yun guys, ha? Huwag kayo malilito. Iisa lang yun. What is it for? So ilalagay ko lang deposit. Kasi deposit naman talaga eh. Lagay mo lang yung recipient name. So ilalagay ko yung name ko and then destination wallet or exchange. Ayan. So iseselect natin yung Binance. Okay, ito yung isa sa mga importanteng information na dapat niyong malaman. Alam niyo ba na sa lahat ng mga existing payment solution sa blockchain, sa cryptocurrency, XRP talaga yung isa sa mga napakamurang transaction fee. Kung based dito sa nakikita ninyo, nakikita niyo ba yan? XRP fee, 0.4045. Tignan natin kung gaano kamura ang transaction fee. Nakikita nyo ba yan? Kung gaano kamura yan in peso? 0.0017 cents. Hindi nga yan ano eh. Sobrang maliit pa yan sa sentimo. Ganon katindi ang mababang transaction fee ng XRP when it comes to payments. Kaya kapag ka ang XRP, na clear nito yung lawsuit niya and i-adapt na siya tuluyan ng mga banko and ng other payment system worldwide, globally, asahan nyo na kung holder kayo ng XRP or matagal na kayong nag-i-invest sa XRP, balang araw, makukuha nyo rin yung gains na deserve natin. Pero for now, habang may dip, gamitin natin tong opportunity na to para ma-improve yung portfolio natin for XRP and other payment-related utility tokens na mas malaki yung potential na maging fruitful pagdating ng araw. Nakikita ko yan based on my own research. So you can also do your own research and ma-appreciate nyo yung mga information na nilalaman ng mga utility tokens like XRP. So in our next videos, i-uncover ko rin yung mga other utility tokens na kasama sa holding ko aside from XRP. Iko-continue ko na to. And dito sa next page, isesend yung money, pa-review daw ng mga details na nilagay mo kung tama. So before you click on send, make sure you tick on I understand that transfers are non-reversible and I have read the note on the customer protection. So click nyo lang yan and then send. Now, i-re-require kayo ni coins.ph wallet to confirm the deposit transaction and it magsisend siya ng code sa inyong cellphone para i-confirm. Ayan. So may dumating na na code. Okay, so may error tayo na na-receive. This partner service is temporarily unavailable. Please try again in a little while. So hindi pa tayo pwedeng mag-transfer ng XRP from coins.ph wallet to Binance at the moment.
So I won't force the issue. Hindi natin pipilitin 'yan. Ang anyway, itong 54.37 XRP natin, nandiyan pa rin naman 'yan, hindi pa rin mawawala. Ang value lang ni XRP yung magbabago based sa volatility ng market. Pero 54.37 XRP pa rin 'yan. And then on our next video, itutuloy natin tong tutorial natin on how to deposit XRP to Binance cryptocurrency exchange from your coins.ph wallet. And for our crowdsourcing Shopee YouTube channel disclaimer statement, all the information on this website is published in good faith and for general information purposes only. Any action that you take upon the information you find on this website is strictly at your own risk. Maraming maraming salamat, and I'll see you tomorrow on our next vlog. Bye for now.